mahirap. So kailangan be ready. Once na kinikritik ka, yun yung nagiging challenge sa'yo. So, muchos gracias na mga Vivian Testamira di wives vlogs. Alright, Daddy, who's gonna buy the coffee? No, what about the coffee? Show your face. Yeah, ganyan, ganyan. Pero alam nilang matatalo ka. Bato, bato, pick ha. One, two, bato, pick. Oh, hanggang three, hanggang three. Uy, ano yan? Hindi na. Sige. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ang daya mo eh. Bato, pick. 3-0. 3-0. 3-0. Wala ka ba? Guys, magaling talaga mandaya to si Daddy. Wow, ako pa nandaya. Ito naman yun. Kahit naman i-review mo yung video, no? Inihintay mo ako ulit ang nagaganon. Ay, pagkaganon ko. Ay, i-review mo. Sige, stop mo yan. Di na. Okay lang ako bumili. Pera mo naman. Ano mo lang kasing nutos ako. Di ba may commercial na ganon? Anong mabibili mo sa 20? Ni tagyawat mo hindi. Tinigyawat na nga ako sa akin. Baka magalit yung mga tao. Pasensya na sa mga kumakain dyan. Nga, ano, baka mandili. Pwede i-cut mo na lang. Pupost mo ba yan? Tingnan natin ko. Tsaka pen niya sa oo. Basta pag may certain time siya na bumabagal siya. Busy mama. Hi, hi. Ayan po. Kasi magdadakaw po si Mami bukas. So, libre ko po ito. What are you eating? What are you eating? Dad is looking at you. Loka! Did you ask permission to Daddy that you're gonna eat that one? Hindi siya tumitingin sa akin. Hindi siya tumitingin kasi alam niya ayaw mo. Mira, what are you eating? No, Papa. Mira, Mira, eating sugar. No, Papa. Yes, Papa, not no. Hi, guys. This is just a short vlog. Ayan, so, just, ano, parang once in a while, ano lang, gusto namin share sa inyo how we do things in our everyday life, paano kami as a family, paano kami ni Daddy, as ano, paano yung sa relationship namin, paano namin dinideal yung mga bagay-bagay. So, ito is konting ano lang, konting chikahan lang. Ayan, pero yun nga, kung baka nag-wonder kayo palagi kami nasa coffee shop, so ito kasi yung palagi naming pakita. Ito kasi yung palagi naming ginagawa kasi ano before you start vlogging na talaga tayo kahit butis ka pa diba pero sana pinapakita mo self mo ayan ganyan nahiya siya sa pimple niya ayan so before ano pa matagal na naman tong ginagawa why are we doing this si Daddy mag-explain depends naman sa reasons kami kasi sa akin lang yun ah, it's my opinion. Ayoko kasi magkulog sa bahay. So, kaya nandito kami sa coffee shop. If ever na may pag-uusapan kami about business, life, gusto ko ibang lugar. Gusto ko, I can see other people. Gusto ko nang ganun. So, ayoko yung sa bahay lang. Pag nasa bahay, iba kasi yung ano mo eh, iba yung the way ka mag-isip. Parang hindi ka masyadong nag-explore yung utak mo. Hindi masyadong mag-function kasi you're in your home. Yes, kasi before naman nag-business ako, like cable business, ice business. Because of nagta-travel ako, usually ganun, marami ako nakikita ang mga opportunities. Kahit saan ka pumunta, hindi mo naman kailangan mag-travel abroad para makita yon. Dito sa Philippines, sa atin, ang dami kahit sa probinsya. Oh. Nagta-travel talaga ako doon. Paikot-ikot ako sa iba-ibang lugar. So, yun ang ginagawa ko talaga.
baka isipin nyo na nag-aaksaya kami ng money kasi palagi kami nagpo-coffee shop, like, which is parang almost every day. Pero, yun nga, ang ginagawa namin is, ini-increase namin yung cash flow namin para meron kaming pang-sustain sa gusto namin gawin kasi this is what make us happy and fulfilled. No? Kaya guys, mag-subscribe na kayo. Yun yung sinasabi ni Daddy na parang nagta-travel siya before para makakita siya ng mga business opportunities. Ganun kasi yung kung paano niya na-put up yung cable business niya sa Oslo. Kahit naman ikaw, di ba? Kasi you're an flight attendant before. Yun nga yung sinasabi ko kasi once you travel, na-open kasi yung mind mo and nakikita mo yung mga opportunities na there's so much more to life. Kaya sinasuggest ko na you travel. You need to have a purpose. Uh-oh. Yung parang find a purpose. Parang anything you do, kailangan maghanap ka ng purpose. No? Kung paano nyo siya i-sustain. Fun. If ever na medyo gipit kayo. Ganda naman. Ganyan naman lagi pag nag-vlog tayo. Ay, ikaw pala. Lagi kang inailawan. Diba? So, yun, mas kita tuloy. Mas kita tuloy. Pwede mo naman yun. Pwede mo naman yung takalaman. Alright, so yun. Yung kwento mo naman yung sa Oslo. Paano ka nag... Funny yun eh. Paano siya nag-ano sa Oslo. Kasi... Paano mo na-realize na okay pala mag-ano sa Oslo? Na maglagay ng cable? And why cable business? Mahaba kasi yung story. So, I think... Hindi na siya short vlog daw. Short lagi naman tayong ganito, short vlog. Pero... So, ikukwento ko na lang siguro. Kasi mahaba, baka makatulog. So, pero yun nga, paano ka nag-start? Like, kasi bakit Oslo? Eh, wala ka na. Actually, ganito kasi yan. Meron na kaming family business. Sige, short lang na. Meron na kaming family Gemini business sa cable. So, ako kasi yung tipong natcha-challenge ako. Sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng company ko na ganito. Na sa ibang lugar naman, na parang gusto ko rin. Kasi mga mentor ko, mga tita ko, daddy ko, mami ko, yun sila. Kasi kaya gusto ko rin na i-prove sa sarili ko before na kaya ko. But, yun ang natutunan ko doon is, kaya mo naman. Pero yung lagi nilang ina-advise sa akin is, mahirap. So, kailangan be ready. So, totoo yun. Talaga kaya makinig po tayo sa mga ano po natin na may experiences na dyan. So, totoo po yung sinasabi nila. Hindi naman tayo dinidiscourage na mag-business o pumasok sa ganung bagay. Pero, kailangan po parang i-feel natin na mahirap siya. So, just in case na hindi na po natin kaya, saan tayo kukuha ng lakas, ganun, or like financial, kailangan meron po tayong plan B. Plan saka, G po lagi. Lagi ko itong naririnig dati kay daddy na parang once na kinikritik ka, yun yung nagiging challenge siya. So, parang mas nata-challenge. Yes, yung critics naman, I don't really take critics as a bad, I always take it as negative. Challenge po yun. Kasi, yun po ang maganda sa may nagkikritik po sa atin. Like, syempre, most likely, ang family natin ang number one po nagsasabi na, wag na yan. Actually, they are helping us na maging, yung parang maging wiser sa lahat ng decisions natin. So, take it as positive. Wag pong negative. Yun po yung natutunan ko. Ngayon, lahat ng nila, is, tinitake ko para pag-aralan ko pa siya kung ano talaga yung lalo pang na tama as ma-minimize yung success o failure. Yun. So, tama. Ganun po yung yung percentage ng failure, ma-minimize po natin yun. Kasi, pag naging successful po tayo or andyan po yung family natin. Hindi naman ibig sabihin na kung kailan tayo may pera, andyan yung family. Hindi po yun. Hindi ganun yung tingin ko sa siguro sa ibang bagay. Depende na po sa natin. Pero ako naman kasi my family is very supportive. Kahit na minsan naghihirap ako, nandyan pa rin sila. Although kahit may sinasabi sila something, it's really part of the part of the game. Yun yung ang advice ko lang din sa millennials. Kasi millennial pa naman ako, diba? Di na, umayos ko. Yung millennial pa ako. Early 30s pa. Okay. So, yun. Advice ko po sa inyo,
always natin, like kay Jack Ma kasi doon natutunan, parang you don't have to parang gawin yung mga ginawa ng ancestors natin kung paano tayo naging ganito ngayon, yung masaganang buhay natin. All you need to do is experience kung ano yung ginawa nila para kung ma-feel natin yung hirap nila. Kasi hindi na natin pwede gawin yung ginawa nila dati. Hindi na pwede yon. Kasi iba-iba yung ibang age na yon, iba yung era na yon or era. So, iba yon. Digital age na tayo ngayon. So, more likely, nandyan na po lahat. Mas madali na po ngayon mag-process ng things, information. So, ang kailangan na po natin is alamin natin kung paano nila pinaghirapan para po hindi natin ma-appreciate natin yung ginawa ng parents natin, lolo natin, kung anong meron tayo ngayon. And yung mga knowledge na pinasa nila sa atin, yun po yung pinapamana nila sa atin. Hindi po kailangan pamana yung mga lupa, negosyo. Ang importante po yung asal na pinamana sa atin. Yun po ang importante para po maging successful tayo. Okay na, ma'am. Ako na lagi nagsalita. That's how you define success. Wow. There yun. Yung na-explain niya is kung paano natin i-perse, paano natin ano yung mga bagay mo i-accept. Sa age natin, ano na tayo. More of. Pero syempre, si Daddy is really blessed to have a supportive family pa din. Na in case may gusto siyang negosyo, nakakaroon siya, nakakahiram siya ng money. Hindi rin ako basta-basta makahiram ng money before. Kasi... Hindi, pero binabayaran mo naman yun. Oo, pero hindi siya easy. Ay, hindi naman na pinahiram lang kaagad sa akin. Ay, marami akong ginawang bagay na para lang pumayag sila. So, mahaba din yung story nun. Kasi... Yun. Iba-iba. Mahaba yung story niya. Hindi easy na ano. Mahaba ng story niya, guys. Pang maalala mo kaya. Marami kasi akong failed experiences, failed businesses. Marami din akong changes sa sarili ko. How I see things and hear things. Yun po yung binago ko. So talaga pong may improvement. Just ganito po. Try nyo kahit 1 week maging positive lang po kayo sa lahat ng negative na narinig nyo. Gawin yung positive. Gawin nyo siyang positive. Try nyo. Promise ko sa inyo may magbabago talaga. Hindi ko sinasabi na magka-familiar kayo. Ano yung pinapakinggan pero... mo paggabi? Parang when you wake up in the morning, isipin mo what energizes you. Parang one step at a time ka. Parang kung ano yung present mo ngayon, kung anong meron ka ngayon, anong pwede mong gawin na magpapa-energize sa'yo, like kunwari, gusto mong mag-aral ngayon, so yun, gusto mong... Na-energize ka mag-aral. Oo, yun. Gusto mo na, kunwari, gusto mo, kasi ganito na lang, example na lang, gusto kong mag-cafe ngayon, so gagawin ni mami yung vlog para ipambahaya siya sa kape. So, na-energize sa mag-vlog ngayon. Siya yung nakikinabang sa vlog ko. Anyways, I just want to inform you guys, makukuha ko na yung first YouTube channel ko. Siya lang po. Hinikilig ako. Anyways, ako lang yun. Ako lang yung makakuha nun. Bigyan naman kita portion. Nag-date kasi kami ni mami ngayon. Punta na siya bukas sa Davao. So, dinate ko na siya sa coffee. Hindi na kami nag... Actually, matagal na tayo hindi nag-ano, no? Like, dinner date. Ganun talaga. Sobrang busy. Sorry, guys. Mabawi ako kay mami. Naging busy lang kami ngayon. Mabawi kami. Balak na yung mag-out of town. Sana. One of these days. Dapat last week pa. But yun, nagkaroon ng meetings, nagkaroon ng... Dami sobrang busy natin this August kasi mayroon kaming a-attendan na dalawang seminar. So yung isa is about beauty or spa salon. Bagong business concept yan. Papakita ko sa inyo. That will be on August 27. Oo, 27. And then yung isa is about sa laundry. Laundry naman sa 31. Isa-share naman sa inyo lahat ng matututunan namin doon. Kaya, so baka magkita pa tayo doon, guys. Oo, kita-kits tayo doon. May pupuntahan kami sa seminar. It's free.
limited slots lang po siya. Yun, next time kapag may mga ganito... So, i-share muna namin yung seats namin bago namin i-share sa inyo. Wala na kami yung seats. Pero i-share namin sa inyo, huwag kayo mag-alala. And next time kapag may mga ganitong seminar, siguro if malaman ko ahead of time, pwede naman namin kayong sabihan para naman maka-attend din. Kita-kits tayo. So, marami po kaming nalalaman this past week. Marami pong, so overwhelmed po tayo sa information. So, medyo kami ni Mami, hindi na namin alam minsan kung paano namin i-manage. So, yun. Kaya nag-uusap din kami about time management. Maybe ito din yung what gives us parang what inspires us. Parang yung mga information na nakukuha naman. Siyempre, we want to share it. Kasi anuhin mo naman yung information, susuluhin mo lang. Hindi, kasi yeah, you want to share. Makukuha mo naman yan kahit saan ngayon information. Eh. So, this is just for us, our experience. Sinishare ni Mami sa inyo. Ngayon, gusto niya rin mag-share na ako. So, sige, share. Share, kasi share lagi naman ako nag-share sa kanya. Ayong. So, minsan nga, tinatakpan ko na yung tenga ko. Nantok na ako minsan. Hindi, ganyan, nasanay ako ganun. Kasi... nasanay siya na tinutulugan ko siya. Dati pa, kahit bago pa lang kami natutulog na yan. Di ba? Napakinabangan naman niya. Wow. Kahit na, alam nyo guys, bombard lang. Pero kung may gusto kayo, like, kung may gusto kayong sapatos, pabili nyo sa wife nyo. Bombard nyo lang na sobrang ganda nito. Kailangan nyo to, gano'n. Like, sabi ko na eh, basketball, kasi para hindi ka ma-injured, gano'n. Totoo naman yun eh, di ba? Pag maganda yung sapatos mo. Kasi syempre, pag maganda yung sapatos mo, hindi ka talaga ma-injured. Kasi medyo dahan-dahan ka sa takbo, kasi bago eh, di ba? Pero pag luma na yun, madali ka nang ma-injured yan. Kaya, yung mga dyan, mamis dyan, bilan nyo na yung asawa nyo ng hiling nila. Wag na. Wow, kailangan. So, doon sa mga mommies dyan, kailangan magkaroon tayo ng sideline. Diba? Kahit pa paano makatulong tayo. Makatulong tayo sa luho ng mga asawa na. Pero hindi naman sila napapagod na, ay ako na lang laging gumagastos. Kaya supporting kayo lagi yun. Lalo na mga pag-vlogger yung wife nyo. Naku, support. Alam mo, minsan, yun nga yung gusto kong gawin eh, Daddy. Pangarap ko magkaroon ng isang parang team na empowered woman. Teka man. Sana soon. Alright. So thank you guys for watching and hintayin niyo yung sweldo ko mamaya. So, yung paalam ko na yung Chabacano, okay? Eh, pang kalye kasi yung Chabacano. Kaya muna. Cute ko yun. Buenos dias. Paalam na. Ha? Next. Bye. See you again in my next video. Paano kasabihin niyo? Ako nakalimutan ka na mag-Chabacano. Chabacano. Peke ka pala eh. Buenas tardes mga amigos, amigas. Ano ba yun? iba kasi, iba yung way. Ano, paano ba? Bienvenidos. Welcome ba yun? Welcome yung bienvenidos. Nakita ko yung sa airport eh. Anyways, ako na nga lang. Sige. Okay, thank you guys for watching and kita-kits tayo sa mga susunod pang videos namin ni Daddy. And yun. Don't forget to subscribe. Kailangan don't forget to subscribe. Kailangan ko na mag-chabacano lagi kasi kailangan matuto si Mira. Ang cute kaya ni Mira pag Bisaya, Chabacano, tsaka English. Tsaka Tagalog. Yes, gracias kun ustedes na Mira Ali na Diamond Vlogs, Di Mami Vlogs. So, bira-bira lang Mira. Mira-bira. Mali, hindi ko na maano. Guys, Mira DCU Vlogs, puede este ayuda con ustedes, aprende ko sa mga nuevo trends ara, ko sa el bueno para si quiere ustedes man negosyo, si Ansina. So, na mga hombre ali, na tabus ka pa para kasa, ka ustedes Ansina, bonita. Bonita lang po agad. Hombre, mujer. Ake lang. So, ta-invite ko sa ustedes, supporta din yung di Joyce Vlog.
Ang haba, pero yung, alam mo yung ano, yung gustong sabihin lang ni Daddy, manood kayo ng vlogs ko, yun lang. Anyways, thank you guys. See you soon. Ang mabibiyantes pala. Ngayon pa. Muchos gracias na mga viviantes tamira di wives vlogs. Oh, ikaw mag-gracias ka. Gracias. 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 Okay na? Okay na. Tagal mo. Bye. Thank you.